Okay, next, two similar triangles with integral sides have two of their sides the same. The third side differ by 387. What are the lengths of the side of the smaller triangle? So meron daw dalawang similar triangle na kung saan yung length ng dalawang side equal, no? Ibig sabihin niya dito na length ng dalawang side ay yung dalawang side, yung sides ng dalawang triangle same, no? So parang ganito. Kunwari, i-drawing ko yung unang maliit na triangle. Ito kunwari yun. Small set yung malaki. Ayan. Okay? So, ito yung mga corresponding sides. Ay, sa ito. Longest side. All right. Tapos, pangalan na natin yung mga length ng sides na ito na ABC, no? So, kunwari, also, kailangan iset na natin na parehas yung mga sides. So, in order for them to have the same side, kailangan yung shortest side nito, no? Kailangan pag-isipan natin yun, no? Kailangan yung shortest side nito ay equal dun sa second longest side nito. Bakit yung second? Kasi ang goal natin, kailangan yung isa pang same na side is yung longest nito equal naman sa second longest side ng kabila. Kasi ang hindi pa pwedeng magka-same dyan, yung shortest at saka yung longest nito, hindi pwedeng parehas, no? So, ibig sabihin, ito ay parehas dito. Tapos itong longest, parehas dun sa second longest. Kasi ito, iba na to. Tawagin ko na itong C, ito ay D. So yung shortest side natin ay C para dun sa smaller triangle. Tapos yung longest side natin sa larger triangle ay D. Okay? So ayan. So that's how it works. So yun yung description sa problem. Next, hinahanap yung length ng sides ng smaller triangle. So mag-ratio proportion lang tayo. Bali, if you take this ratio, itong side na to tsaka itong side na to, we will have A over B would be equal to, so equate natin, let's say, sa longest side, B over D. Ayan. And then from here, we can create an equation, AD is equal to B squared kapag kinross multiplied. Okay, o di kaya, we can solve for D, no? D is equal to B squared over D. Okay? And then let's create another set of equations. So, pwede rin na itong side na to divided by the shorter side, dapat equal lang yon sa side na to divided by the shorter side. So, we have A over C is equal to B over A. This can be rewritten as A squared is equal to BC. And we can solve here for the shortest side, that is A squared over B. Ayan. Okay? And then, pwede pa tayo makaproduce ng isa pa, no? Pero mamaya na or kung kakailanganin pa man natin, gawin natin yun. So, hindi pa natin nare-ratio yung ano eh. Kung hindi natin nare-ratio dito. Itong longest sa shortest, tsaka ito. Okay? So, pero mamaya na yun. So, ngayon, gamitin na natin sinabi sa problem. The third side differ by 387. So, yung third side na tinutukoy dito, ito, tsaka ito. No, kasi yun yung hindi magkaparehas. So, they differ by 387. So, we have D minus C is equal to 387. Obviously, mas malaki itong D, ha? Kaya nasa ano siya, harapan. Ayan. And then, kailangan na natin masolve kung ano yung mga sides. Tapos, isa pa pala, sinabi sa problem, ha? Integral sides, which is a good news. So, kailangan daw ito ay ano, whole number yung mga sides. Okay? So, now, etong D na to, pwede natin palitan ng B squared over A. Tapos itong C na to, pwede natin palitan ng A squared over B. Okay, equals 387. So, pwede nyo itong isolve manually. No? Again, using ano, yung kagaya ng ginawa natin na mode table, you can do that. But, let's take advantage of the choices. No? Let's take advantage of the choices. So, pinapahanap niya yung sides ng smaller triangle. Hindi ba sa smaller triangle, itong B, ito yung longest side. Tapos yung A, yung second longest side. So sa mga choices, potentially, ito lahat ng B. Ito lahat ng A. No? Ito mga to. So gamitin na lang natin yon to verify which of the following is the correct answer. So we have, so let's say, lagay ko dito, B squared over A
minus a squared over b. Tingnan natin kung sino yung magbibigay ng 387. So, unahin natin letter A. So, yung B natin dyan, 512. Tapos yung A natin, 320. So, ang lumabas, hindi 387. So, hindi yan yung sagot. Subukan natin yung pangalawa. 320 tsaka 200. Ayun. Yun ang lumabas na sagot. So, therefore, this will be our answer. Okay? So, A and B, by trial and error, is 200 and yung B natin is 320. Okay? So, subukan lang natin iba. 512 tsaka 200. So, baka may kaparehas. Okay, hindi rin. Tapos yung letter D naman, 512 tsaka 320. So, hindi rin. No, hindi. So, only letter B is the correct answer. Tapos, just to verify, yung third side na 125, so gamitin na lang natin to, no? So, di ba, C is equal to A squared over B. And the third side will give us one, two, five. So, definitely one, two, five. So, that's why this is our answer. Okay? And that's how we solve this problem. Thank you.